Sino ba ang gustong umalis? Sino ba ang gustong mawalay sa mga mahal mo? Sino ba ang may gustong pagdaanan nila ang pinagdaanan ko? Oo, nakikita ko sila sa Facebook. Oo, nakakausap ko sila sa internet. Pero iba pa rin pag nayayakap mo sila. Iba pa rin pag nakikita mo ang pagbabago sa kanilang buhay araw-araw. Iba pa rin pag nasa bahay ka. Matagal na din kasi akong wala. Masakit kasi sanay na silang wala ako. Simple lang naman ang gusto ko. Gumanda ang buhay nila. Gumanda ang future nila. Yun nga lang ang kapalit. Wala ako sa bahay araw-araw. Minsan nga yung mga nangungumusta sa akin, yung mga nagme-message sa akin, sasabihin nila ang problema nila sa mga asawa nila, problema nila sa mga anak nila, at ang hirap daw ng buhay. Sa isip-isip ko, buti pa nga kayo, kasama nyo sila. Ako, malayo. Kaya pag nakaschedule na akong umuwi, gusto ko maging special. Kasi selebrasyon na sa akin yun. Parang nakabakasyon ka na, holiday pa. Dahil alam mo makakasama mo sila ng buong panahon na yun. Pero pag nasa bahay ka na, alam mong may nabago. Alam mong may hinahanap ka. Kasi nga, ang mga taong iniwan mo, ang nakikita mo at nakakausap mo sa internet, iba pa rin pagkasama mo na sila sa bahay, sa pag-uwi. Marami na silang mga kwento na wala ka. Marami na silang binabanggit ng mga tao na hindi mo kilala. Minsan nga tinatanong mo sa sarili mo, bakit ba umalis pa ako? Sana hindi na lang ako umalis. Sana naging bahagi na lang ako ng problema nila. Naging bahagi din ako ng solusyon nila sa buhay nila. Para mas kilala ko sila, mas malapit sila sa akin. Pero doon pa rin ako sa unang plano ko. Ayaw ko pa rin pagdaanan nila ang pinagdaanan ko. Oo, may mga pagbabago, pero okay lang dahil naikukwento naman nila sa akin yun eh. At oo, naging bahagi ako ng solusyon ng problema nila dahil nagpasalamat sila nung tumawag na ako. At ang mga taong pinag-iwanan ko sa kanila ay ang mga taong may tiwala ako. Ang mga taong magpapaliwanag sa kanila na kaya wala ako dahil may tungkulin ako bilang magulang nila. Yan ay ang pagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Kasama sila sa dasal ko araw-araw. Aalagaan sila at poprotektahan sila ng Diyos dahil alam niya ang magandang plano ko sa kanila. At tutulungan niya ako dito at poprotektahan sa mga taong may masamang balak sa akin at sa kanila. At oo, kahit na malayo ako, malapit ang aking pagmamahal sa kanila. At ipaliliwanag at ipalalagay ko sa puso at isip nila na gusto kong maging mabuting tao sila. Maging masunurin at oo, kahit sa internet lang, palalakihin ko sila bilang isang maayos na miyembro ng aming pamilya. Sabi nga sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Wala man ako sa bahay araw-araw at sanay na silang wala ako. Alam kong alam nila ang paghihiwalay na ito ay pansamantala lamang. Dahil iisa ang pangarap ko at pangarap nila.